Yo, what's up mga boss? Ransu Channel. Okay, back riding, angkas, paano po yung papayagan ho ba? Opo, kahapon po kasi ay na-announce nga ni Secretary Roque kasi nabawal sa MEC ko. Kasi yun talaga naman po ang ating panuntunan based sa Omnibus Guideline. Pero kagabi po, nagkaroon na pagpupulong ang National Task Force at ako po yung naimbitahan doon kasama mga city mayors. At nagbigay po ng guideline ang NTF through Secretary Delphine Lorenzana and Secretary Eduardo Anyo na papayagan na po under MECQ yung pong backriding dahil nga suspended ang public transport. Only dito po sa mga kung ang backride natin or itong pasahero o yung tinatawag ni angkas is an essential worker or APOR. Opo ha, malinaw po yun. And then, yung travel niya is work-related. Ngayon, tatanungin ngayon, paano naman yung driver niya? So regardless kung APOR o hindi APOR, yung driver na maghatid sa kanya, pwede na rin po yun, i-consider na rin po yun. Ngayon, siyempre, andun pa rin yung ating barrier na required doon. At saka pati yung motorsiklo, dapat po ay hindi siya, dapat siya ay privately owned, hindi siya for hire. At yung travel na yun, ay hindi po siya inupahan. Maaring magtanong, kung yung driver pala is hindi APOR or essential worker, paano na lang kung halimbawa pauwi ka sa paghatid or pasundo ka pa lang? So, ayun naman po, pag nakita naman ng ating mga checkpoint na may barrier ka, may suot kang barrier, di isang consideration na po yun na ikaw ay naghatid o susundo doon sa essential worker. So, ito po ha, regardless of relationship ito, noong driver at saka pati ng backride, hindi kailangan sila ay mag-asawa. Ngayon, niliwanagin ko rin Egan and Susan na outside the area under MECQ, yung ngayong existing na GCQ at MGCQ, yung dati pa rin guideline na inilabas ng NTF, ang atin pong susundin. Ibig sabihin, kailangan married couple kayo or partners living in together at meron kayong barrier. Pero iba po yung sitwasyon natin. Sana maliwanagan po. Actually, ngayon lang po namin na-disseminate yan kasi late last night na ito pong guideline na ito. Kaya po yung ito po yung ating paglilinaw. At yung nabanggit naman ni Secretary Roque, ayun po ay yung sa tanghali pa na ang pinagbasihan naman talaga ay yung ating Omnibus Guideline. Okay. General Elias. Yes, as far as your question is concerned, yung pillion riding, kagabi nagkaroon ng meeting with the NTF, National Task Force, and all the mayors of Metro Manila. It was agreed that dahil tayo ay nasa MECQ, we try to strike a balance between our economy and putting people staying at home. Ang napag-agreean is we allow pillion riding, even if you're not couples, here in Metro Manila and in the outlying neighboring provinces, Laguna, Rizal, Bulacan, and Cavite. Yeah, so allowed yung pillion riding even if you're not couples. Opo, so sir, paano yung guidelines dito? Kailangan... Because wala po tayong public transport, so it has been agreed. Oh, so pwede na kahit sino sir ang sakay ninyo? Ganun hindi po naman kahit sino. They have to be APOR, authorized person outside of residence, especially frontliners, health workers. Yeah. Okay. Sir, so kailangan ba yung driver APOR din o... APOR lahat dapat. It has to be APOR dapat. Okay. Kahit hindi magkakilala. Pero one condition is that walang hindi nagpapabayad. Hindi siya inarkilahan, hindi siya inupahan. Okay. Thank you, sir. Siguro naman magkakilala sila because may barrier. Yeah. Basically, dapat may barrier. The prescribed barrier approved by the NTF. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So, yun mga boss. Malinaw na malinaw sa pahayag ng ating General Eliezer na pwede mag-angkas during MECQ. Basta meron ka lang barrier at angkas mo ay APOR.
So, isesecure mo yung angkas mo ng ID niya. So, ang pinakamalaga daw yung ID ng yung angkas at yung barrier para makalusot ka sa mga checkpoint, sa mga border. So, hindi na natin papatagalin yung video natin. Kung nagustuhan mo yung video na ito, mga boss, please like naman, tapos pa-subscribe.